maliwanag na maliwanag na sinasabi ng mga witnesses na talagang binaril muna ang sasakyan ni Mayor. Yan ang sabi ng congressman. Doon naman sa mga nang ambush, masakit sabihin, kaya lang, mga naka-uniforme ito, mga miyembro ng PNP. Ako'y nagtataka bakit naka-bonnet at saka naka-M203 pa. Di ba yung M203, yung may launcher yun? Grenade launcher? Oh, parang shootout yun? Talagang preparado sa ambush. Ibig sabihin nun. Oh, naka-bonnet pa. Bakit nakatakip? Meron ba shootout na nakatakip ang ulo? Mga kaibigan. Tsaka, anong justification na magkakaroon ng shootout? Sige nga. Okay, sabi niya, talagang handang-handa. Oh. Yan ba, kailangan mo ng ebidensya para magkaroon ka ng konklusyon? Hindi. Katulad nung sinasabi ni Roque, labang kay Vice President Lenny Robredo na maglabas daw ng ebidensya na masakir. Hindi ba masakir yung maramihan yung ginawang pagpatay? Oh, bakit nyo sa kanya ipalalabas ang ebidensya? Eh kayo itong accountable. Nasa inyo yung accountability na ipaliwanag nyo yan. Di ba? Mga kaibigan, itong mga taong ito, oh, siya lang ba? Si Vice President lang ba nagtataka? Hindi. Ultimong ito ng mga opisyal na iba. Oh. Ang sabi, it boils down to politics. Ah, paniwala ni Sarmiento na politically motivated. Ang ginamit sa pagpas lang, pulis. Eh di ba kriminal ang gumagawa nun? Yung mga ganun? Pumapatay ng mga hired killer, di ba? Ano yan? Gun for hire ba ang PNP? Ha? Mga kaibigan? It boils down to politics, sabi nitong si Congressman Sarmiento. The reason why Samar belongs to the top 12 poorest provinces of this land. Yan daw ang dahilan. Dahil sa politika. Oh. Noong 2011, yung dating mayor dyan na ang pangalan ni Reynaldo Ining Uy, pinatay ng mga hindi kilalang assailants habang dumadalo sa isang piyesta sa Hinabangan, sa bayan ng Hinabangan. Ito namang mayor na pinatay ngayon, yung Aquino, pupunta sa birthday ng anak eh, mga kaibigan eh. At sinabi rin ni Sarmiento na hindi totoo na si Aquino ay sangkot sa droga. Siya ay, nung oras na mapatay, ay patungo. Ha? Para dumalo sa birthday celebration ng kanyang anak nang siya ay ambusin sa kanyang sasakyan. Ang sabi nito, si Sarmiento, I'm appealing once again to President Digongyo and this time to the Department of Justice to allow the National Bureau of Investigation to investigate what happened since uniformed personnel who are supposed to be protectors of peace and order were involved in the shooting incident. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo nagkakamali na ang gumagawa na lang ng krimen ngayon eh, mga pulis eh. Mga otoridad na dapat nangangalaga sa kaligtasan, katahimikan ng mamamayan. Pero sila ang laging sangkot sa nangyayaring krimen simula nung pandemic.
Sa bagay, kahit walang pandemic, marami ng krimen na kinasasangkutan ng pulis. Pero dito, crystal clear eh. Kaunti ang reported na mga krimen, di ba? Yung usual crime na nangyayari. Mga magnanakaw, hold-upper, di ba? Carnapper. Oh. Ang laging sangkot ngayon, pulis na lang. Yung ginagawa ng kriminal, yun ang ginagawa ng pulis ngayon. Sa panahon ng pandemic, lahat ng krimen, bihira ang bibihira na yung nasasangkot kriminal eh. Oh, ang krimen nangyayari, gawa ng pulis. Hulid up, mga ganyan. At yung ginagawang papel ng mga hire killer, sila na rin ang gumaganap, mga kaibigan. Di ba tinaas na sweldo? May nangyari ba? Walang nangyari. Lalong lumala. Lalong nagpalakas pa ng loob nila. Kasi mali. Ha? Alam natin ginagamit sila. Ang purpose ng pagtaas ng sweldo sa kanila para sa loyalty. Na supposed to be ang loyalty ay nasa taong bayan, wala sa nakaupo. Hindi ho ba? Ganyan din ang trabaho ni Gloria nun, di ba? Mga kaibigan, gamitin sila. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kikibulang yan pagka malapit na kung sino mananalo, dun sasama yan. Mga kaibigan, unang-una, hindi naman sila kasama rito, eh, di ba? Nung kumakandidatong presidente ito, mabuti pa nga tayo. Di ba? Naloko tayo nito eh, ng paniwala eh. Kinampanya ko pa. Ha? Oh, ibinoto ko pa, mga kaibigan. Kaya kong patunayan ang boto ko. Mga gago kayo. Ha? Kung sino man magko-question, oh, kaya mo pa. Alam ko, inaamin ko ang pagkakamali ko. Oh. Pero alam ko, kaya ko rin patunayan kung sino mga ibinoto ko. Yan, binoto ko yan. Hindi ko lang kinampanya yan. May kausap nga ako nun eh. Napakalaking boto eh. Sabi niya sa amin nung malapit-lapit na rin ang eleksyon. Malayo, mga ilang buwan pa. Meron na ba kayong iboboto? Sabi ko rin sa grupo. Eh, sa palagay niyo ba, sino dapat? Sabi ko si Duterte. Alam niyo ang sagot ng tao? Ang problema lang namin, Anya, kay Duterte, yung kalusugan. Yun daw ang problema lang. Pero yun din ang binoto. Nitong kinukwento ko sa inyo. Ha? Kasi hindi pa napapasyahan nila. Mga dalawang buwan siguro bago eleksyon. Kausap ko. Ayan, kasama ko pa si Kajeri at noon. Kumain kami dito sa Quezon City. Hindi ko nababanggitin sa inyo kung sino. Tinatanong lang ako kung kami kung sino sa palagay namin. Meron pa nga ako nakausap. Kasama ko naman si Peter. Public official. Kilala ako nito dahil labor official ito, matagal na nadistino ito sa Japan eh. Alam niyo pagka nung araw, hanggang sa panahon ni FBR, mula sa panahon ni Mrs. Aquino, panahon ni FBR, kilala tayo dyan ng mga nasa Philippine Embassy. Hindi ko man sila personally kilala, nakikilala ako. Kasi nga po, tayo ang
presidente noon ng samahan ng mga entertainers na nagpupunta sa Japan. Yung legitimate entertainers. Hindi kasama rito yung mga entertainers. Oh. Mga talagang entertainers, yung tunay. So, meron tayong programa sa radyo na ginagamit natin yan para sa pag-suggest ng ating ng mga mabuting gawin sa kapakanan ng mga overseas Filipino entertainers. Eh, kasi nga po na napili din tayo noon isa bilang kumatawan sa mga overseas entertainers ng OWA, ng POEA at ng Department of Labor bilang isa sa mga miyembro ng Advisory Council, POEA Dole, Dole POEA Advisory Council. Ano yung ibig sabihin nun? Anong tungkulin nun? Ang tungkulin nun ay mag-formulate nung Advisory Council. Marami kami ron sa entertainers. Ako ang nag-iisang kumakatawan. Nagulat nga ako dahil pinatawag ako noon. Una silang nag-meeting, puro recruitment agency, mga managers. Eh sabi nung nakaupo sa POEA, hindi, asan ang entertainer dito? Nasaan yung Association of Filipino Entertainers? Nasaan yung si Mr. Lapid? Kaya napilitan sila na kausapin ako para dumalo sa susunod na pagpupulong na ginanap sa POEA. At nung makita ako nung administrator at that time, ang ganda ng reception sa akin, nakangiti ka agad, eh may pagkasuplado yun. Kasi alam niya na ang mga entertainer ang pinaka-importanting sektor sa pag-formulate o paglikha ng mga pulisiya sa deployment ng mga overseas Filipino entertainers. Bakit? Kasi ikaw yung nakakaalam eh kung ano ang mabuti para sa iyo. Itong mga recruiter, itong mga managers, profit-oriented yan. Kita ang hinahanap niyan, hindi yung kapakanan mo. Kaya ang number one, pinaka-importanting sektor, tandaan ninyo, ito sa entertainment industry, yung sektor ng mga entertainers. Sapagkat kayo yun eh, kung wala kayo, wala silang kita. Ngayon, kung ano mabuti sa inyo, kayo rin ang nakakaalam. Kaya ako humahanga sa mga ganun tao, yung naging administrator na yun ng POEA. Ang tawag doon eh, Advisory Council on Overseas Entertainment. O, pagka merong mga ipapatupad na gustong ipatupad, o, kukonsultahin muna kami, gagawa kami ng rekomendasyon at base doon, magpapatupad ang POEA. Kumukonsulta bago nila gawin ang policy. Pag-uusapan ninyo, pagdidibatihan ninyo. Oh, siyempre, isipin mo yun, oh, mga malalaking tao yan. Oh, no? Buhay pa nun si Iligarde, si Eli. Oh. Si Eli, naging OWA administrator yun. Isipin ninyo, gago ito si Erap talaga. Palibasa, barkada niya, eh ginawang OWA administrator, eh labag sa batas yun. Hindi ka pwedeng ma-appoint kung ikaw recruitment agency ka. up to port consanguinity yata. Yan ay nakasaad doon sa 1995 Migrant Workers Act of 1995. Mga kaibigan, na tinarantado ng mga mambabatas. Kaya hindi natuloy ang pagbuwag sa
OWA at POEA. Dapat wala na yan eh. Binago nila ng lihim eh. O, paano? Malaking kwarta ang hinuhut-hut nila sa mga OFW. Hinuhut-hutan lang naman talaga ng gobyerno yan eh. Yun isa sa magandang nangyari sana sa panahon ni Ramos na ipasa yung batas na yun. Nung nawala na si Ramos, binago na mga walang ya ng lihim sa pangunguna ni Villar. Mga kaibigan, ilang beses nilang inamyendahan. Nakukwento ko lang sa inyo. Ha?